Hello there, mga batang artist! Nasisiguro ko sa inyo na magugustuhan ninyo at ma-enjoy nyo ang ating aralin sa arts week 3 hanggang week 4. At ito'y tungkol sa 3-dimensional crafts. At inaasahan ko na mauunawaan mo ang konsepto ng 3-dimensional na likhang silid at makapagbibigay ka ng halimbawa nito. Noong nakaraang aralin, natalakay natin ang iba't ibang halimbawa ng likhang sining at ang mga manlilikha sa ating rehiyon. Handa na ba kayo? Tara, umpisahan natin! May iba't ibang uri ng likhang sining. Ang mga likhang sining o mga iginuguit ng palapad ay tinatawag na two-dimensional object. Katulad nito, mga nasa larawan, meron lang silang taas at haba. Meron silang taas o lapad. Yun lang dalawa ang meron sila. At kapag ginupit natin yan sa iyong pagkakaguhit, hindi siya nakakatayong mag-isa. Iba pang halimbawa, ito ay ang bilog, biluhaba, tatsulog. At meron pa parihaba, meron ding parisukat at pentagon. Ang pentagon ay ang hugis na may limang sulok, limang corner, at meron din siyang limang sides. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Narito naman ang halimbawa ng mga 3-dimensional objects or 3D. Kapag sinabi nating 3-dimensional objects, kaya na nilang tumayo mag-isa dahil meron na silang base, meron na silang lalim. Ito ang mahalimbawa, rectangular prism. Bibigyan ko kayo ng halimbawa niyan. Ayan, para siyang box. Meron siyang mga sides at corner. At meron siyang loob, ilalim. Sa sphere naman, alam kong alam na alam ninyo ang halimbawa ng sphere. Sige nga, tingnan ko. Ha, tama kayo, magaling. Hola, ang pinakamagandang halimbawa ng sphere. Yung bilog ay meron ng palobo. Nakapalobo na siya. Ang sunod naman ay cube. Kapag sinabing cube, pantay-pantay ang sukat ng kanilang mga gilid, ibabaw, ilalim. At ang pinakamaganda example niyan ay, sige nga, hunaan nyo. Tama! Very good! Ice ang pinakamagandang halimbawa niyan. Dahil ang dice ay may pantay-pantay na sukat ang mga gilid, ilalim at ibabaw. Eto kun, alam na alam kung alam ninyo yan. Sino sa inyo mahilig sa sorbetes? Ayan, ang apa ng sorbetes ang pinakamagandang halimbawa ng cone. O ayan, yan naman ay may bilog na malapad na sa ilalim. At siya ay patatsulok ang itaas. Ang sunod naman natin ay rectangular pyramid. Pag sinabing pyramid, patatsulok ang tuktok dito sa tuktok. Pero sa ilalim niya ay rectangle. Kaya nga siya tinawag na rectangular pyramid. Ang base niya sa ilalim ay rectangle. Ayun, rectangle. Ito ang pinakamandang example niyan. Ang pyramid sa Egypt. And ang next is triangular pyramid. Ganon din siya. Patriangle din ang tuktok. Pero, ang ilalim niya, triangle na rin. Kapag binalibaliktad siya, triangle siya ilalim, ibabaw, gilid, lahat ay triangle. Ito ang isang example dyan. O, nakikita niyo yan? Ang ilalim yan ay triangle din. Next is, triangular prism. Prism na siya. Pag sinabing prism, hindi na siya pa-pyramid ang tuktok. Meron siyang dalawang triangle na magkaharap. Ayan,
na pinagdugtong nitong line na to. Hindi katulad nito na matulis ang tuktok nila. Siya ay may dalawang triangle na magkaharap na pinagdugtong nitong line na to. Ang pinakamandang example dyan, sige nga, tingnan ko. Tama kayo. And ang pinakamagandang example dyan, meron siyang triangle sa harap, may triangle din siya sa likod, at pinagdugtong nitong line na to. Yun ang triangular prism. At ang next ay cylinder. Oh, sige nga, tingnan ko, saan ba kayo umiinom? Tama, yan ang pinakamagandang halimbawa ng cylinder, ang baso. Ayan, pabilog siya sa ibabaw at sa ilalim, pero meron siyang lalim sa loob. Pwede siyang malagyan ng laman sa loob. Yan ang ating mga halimbawa ng 3D objects or 3-dimensional objects. Ang ilan pang halimbawa ng 3D crafts na makikita natin sa ating pamayanan ay ang mga paper mache, sculptures, at clay arts. At iba pang mga likhang sining na ginawa mula sa mga recycled materials. Yung hindi na mga kailangan, katulad ng laruan ito, mga kahoy na hindi na kailangan. Ito naman, mga bakal, alambre na hindi na kailangan. At ngayon, alam kong handa na kayong sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Masdang mabuti ang mga hugis. Tukuyin kung ito ay 2D or 2-dimensional o kaya naman ay 3D, 3-dimensional. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, ayan yung pinag-aralan natin kanina. Katulad niyan ay baso. Yan kaya ay 2D o 3D. Tandaan, ang 3D nakakatayo mag-isa. Ito namang pangalawa, tatsulo. Ang pangatlo ay oblong. Ang pang-apat ay cube, katulad ng dice kanina. At ang pang-lima ay parihaba. At ngayon, sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, guguhit ka na ng mga hinihiling 2D at 3D na hugis ng bawat kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang una daw ay bilog. Bilog. Ngayon, bibigyan ko na kayo ng mga halimbawa. Bilog. Ang pangalawa daw ay parisukat. Magkakatulad ang hugis at sukat ng gilid. Ayan, ang halimbawa ng parisukat. Eto naman daw ay tatsulo. O, buguhit ka lang ng tatsulo. At ang pang-apat ay cube. Sige, papakitaan ko kayo ng cube. Ayon. Ang pang-lima, prism. Katulad nung pinag-aralan natin kanina. Prism. Ang sunod ay cylinder. Parang baso lang. Sunod, pentagon. May limang corner at limang sides. At ang sunod ay ang pyramid. Ayan, kapag pyramid, tandaan, tulis na patatsulok ang tuktok. At sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, sagutan ang puzzle sa ibaba. Hanapin ang mga sumusunod na salita: hugis, tekstura, balanse, proporsyon. Kapag sinabing hugis, yan ang nagsasabi kung ano ang shape na iyong mga ginawa. Ang tekstura naman, dyan malalaman kung makinis o makapal o manipis o magaspang ang iyong ginawa.
ginawa. At ang sunod naman ay ang balanse. Ang balanse, yan ba ay nakatatayo ang iyong ginawang sining? Ang proportion naman ay may pantay na bahagi, kaya siya ay maaring makapagbalanse. Yan ay inyong gagawin sa iyong sagutang papel. Sa gawain sa pagkatuto bilang 4, suriing mabuti ang sumusunod na likhang sining ng mga manlilikha sa ating rehiyon. Lagyan ng check ang tapat ng kahon kung ito ay nagpapakita ng hugis, tekstura, proportion at balanse. Gagawin muli ito sa iyong sagutang papel. Ang unang larawan ay nagmula kay Mrs. Mona Pacheco Alvenja. Yan ba ay nagpapakita ng hugis, mga shape, tekstura, ano ba ang tekstura niyan? Makinis, malinis, o magaspang, proportion, at balanse. Ikalawang larawan ay batang naglalaro ng luksong tinig. Ang ikatlong larawan ay batang nakaupo sa ibabaw ng kalabaw. Ang pang-apat naman ay tao na may hawak na sandata. At ang pang-lima ay mga taong sumasayaw ng tinikling sa bukid. At sa gawain sa pagkatuto bilang 5, gamit ang iba't ibang recycled materials na makikita sa inyong kapaligiran. Maaaring clay, o kaya ay kahoy, pwede rin metal, o kawad at patpat. Kayo ay gagawa ng isang 3-dimensional freestanding figure. Ang gagawin mong likha ay dapat nakatatayo. Pagmasdan mo ang modelong larawan, eto, parang siya ay gawa lang sa mga kahon, mga takip, kawad, at kahoy. Mga takip ng mga bote. Ganyan ang inyong gagawing likhang sining. Kaya nyo bang gawin yan? Ipakita nyo ang kakayahan nyo at ang inyong pagkamalikhain. At sa panghuli nating gawain, iguguhit mo ang masayang mukha kung oo ang iyong sagot sa mga sumusunod na katanungan. Malungkot na mukha naman kung hindi. Una, gumamit ba ako ng mga 3-dimensional objects sa pagbuo ng aking likhang sining? Kung oo ang sagot mo, i-drawing mo ang smile. At ang pangalawa, gumamit ba ako ng mga bagay na matatagpuan sa aking kapaligiran? Kung oo, smile. At kung hindi naman, sad face. At sa ikatlo, gumamit ba ako ng mga patapong gamit? Hindi na kailangan. Kung ang sagot mo ay oo, iguhit ang smile. At kung hindi naman, sad face. At sa ikaapat, nakatatayo ba ang aking likhang sining? O, nakatayo ba ang iyong ginawa kahit hindi mo hinahawakan? Kung oo, sulat ang smile at kung hindi, sad face. At ang panghuli, ito ba ay gawain nagpapakita ng pagiging masinop at malikhain? Kung oo, smile at kung hindi, sad face. At narito ang ating mga susi sa pagwawasto. Sa unang gawain, gawain sa pagkatuto bilang 1. Ito po ang mga kasagutan. At sa gawain sa pagkatuto bilang 3, iyan po ang mga kasagutan. Yung may mga bilog, hugis, proportion, balanse at tekstura. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa arts sa week 3 hanggang week
4. Muli, kung hindi ninyo naunawaan o kayo ay nahirapan sa araling ito, maaari ninyong balikan ang video lessons na to upang mas maunawaan nyo pa ang inyong aralin. Muli, ako po ang inyong lingkod, Teacher Leila Laguador Reboya, na nagsasabing, ang edukasyon ay inyong kailangan, kaya kahit sa ganitong paraan, kayo po ay magpatuloy sa inyong pag-aaral. Maraming salamat! Paalam!